Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Daniel Fernando, Jason Calyado Brioso, Kindos Lucanias, Raymond Damoranto, Ramosod Angkako, JJ Sibum, Jay Nunez, John Patrick Abrea, Jason Mendoza, and June Mark Fabregas. Ginebra, may magandang balita para kay Christian Stan Hardinger. So ano nga ba ito? PBA players sa Gilas Pilipinas makikita na muli. And Kiefer Ravena and Terdy Ravena magkakaroon ng matinding banggaan. So ang lahat nga ng yan mga ka-teammate ay ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So simulan nga natin patungkol sa PBA and SBP para nga sa Gilas Pilipinas National Team. Matatanda ang una na nga, nagpahayag nito nga lang nakaraang Hunyo ang kasalukuyang Gilas head coach na si Coach Tab Baldwin na bukas ang pintuan ng Gilas Pilipinas para sa mga manlalaro sa PBA kung makakapaglaan nga raw sila ng sapat na oras ayon nga rito kay Coach Tab. At ayon nga sa pinakabagong report nating nabasa ay hindi nga raw po umano ipagdaramot ng PBA ang mga player kung sakaling humiling nga raw ng manlalaro ang Gilas Pilipinas ayon nga po rito kay PBA Commissioner Willie Marshall. So sa ngayon nga raw kasalukuyan ang bumubuo ng Gilas Pilipinas ay ang mga bagitong gaya nila kay Soto, Angelo Kwame and Dwight Ramos. Kaya naman para kay Kume, kahit nga raw maganda ang ipinakita ng mga baguhang player nito nga lang mga nakaraang naging laro nila, ay ginagarantiya nga ni PBA Commissioner na bukas ang PBA na magpahiram ng player kung sakaling hilingin ito ni Coach Tab Baldwin. Ayon pa nga sa isang naging pahayag rito ni Commissioner Willie Marshall about sa SBP. As you know, the PBA has always been supportive of the SBP and Gilas like what we have been doing in the past. So ang PBA Asia Cup nga po mga ka-teammate ay una na ngang inanunsyo kung kailan ang simula nito at ito nga sa Agosto sa susunod ng buwan sa lugar nga ng Jakarta, Indonesia gaganapin. Kaya naman bilang opinion natin dito, maganda ang naging pagsuporta talaga ng PBA sa SBP dahil open nga ang PBA na magpahiram ng mga players nila para sa pagpapalakas nga ng national team tulad ng dati dahil iba kasi pag may halo ang mga bagito ng mga pro player dahil sa experience nga ng mga ito at hindi nga tayo basta-basta rin mamamama ng mga ibang veteranong koponan overseas dahil sanay ang mga pro natin pagdating nga kahit sa mga pisikalang laban. At isa ito sa magandang maitutulong ng PBA players para sa mga bagito ng Gilas Pilipinas. At bukod pa nga dyan, maaayos din sigurado yung pagtitimon ng tao para nga sa mga play na hindi natin masyado nakita sa mga nakaraang laro nga. Pero mahusay rin naman talaga itong mga ginawa ng mga bagito. Kaya lang may iba't ibang puna ang tao. Marahil maganda ang nangyaring sistema. Pero pagdating sa experience, medyo kulang pa talaga. Kaya naman, sa paghalo nga ng pro players sa mga bagito, sigurado marami ring matututunan ang mga bagito ng Gilas Pilipinas sa mga PBA pro players dito. At patungkol naman sa Ravena Brothers. So patungkol na kay Terdy Ravena muna. Magugunitang pangalawang taon na nga niya sa Japan B-League ngayong paparating na season ng liga. Sa nakaraan niyang season ng Japan B-League ay naka 18 games lang siya dahil sa bukod nga sa nagka-COVID-19 siya, nagka-injury nga rin sa daliri at tuhod ang manlalarong ito. Pero sa 18 games niya nga dito sa koponan ng San Antonio Phoenix
ay nag-average nga siya ng 9.1 points per game, 3.6 rebounds per game, and 1.6 assists per game. At sa latest ngang bagong update sa nabasa natin, ay namimiligro nga raw pong magsalpukan agad ang mag-utol na ito sa paparating na 6th Japan B-League sa 2021-2022 na nakatakda nga raw mag-umpisa sa Oktubre. Matatanda ang ipinakita na nga nung Martes ng Pro League ang schedule kung saan nga maglalaban ang mga teams nila 3D Ravena na San Inio Phoenix kontra nga sa kampo nila Kiefer Ravena na Shiga Lake Star sa magkasunod na araw sa Oktubre 2 and 3. Pero sa estado nga ni Kiefer Ravena sa ngayon ay ang liga na nga lang raw po sa PBA ang hinihintay para makapaglaro nga raw ito sa Land of Rising Sun dahil sa lumambot na nga raw po ang Road Warriors para sa kabutihan ng player na ito at ng national team sa hinaharap kung makapag-Japan B-League nga raw siya. Pero sa side naman, sa kabila, ay nakahanda naman nga raw po ang Shiga Lake Star sa contract buyout kung hindi mapayagan ang manlalarong ito ng kasalukuyang liga niya na pinaglalaruan. At patungkol naman sa kampo ng Barangay Ginebra, batay nga sa latest video training na ini-upload nga po ng kampo ng Barangay Ginebra, siguradong good news ang makikita natin ito. Dahil ang nooy sinasabing hindi makasabay sa practice noon na si Christian San Hardinger dahil sa kanyang injury, ay ngayon makikita na nating nakakasabay na nga ito sa drill na ginagawa nga nila. At isa lang ang ibig sabihin na ito, mukhang unti-unti na nga talaga or nakarecover na nga ang nasabing bagong bigman ng Ginebra na ito.